Hello, kamusta po mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger or Kuya JDB. At nga pala, pag-usapan natin saglit, etong tungkol sa, nako grabe, paninira kina BBM, lalong-lalo na sa kanilang kapo, na trinider daw po ng mga Marcoses, lalo na ni Aimee, ni Zandro, at ni BBM, etong si Miriam Defensor Santiago. Kung matatandaan po, sabay na kumandidato itong dalawa, Miriam Defensor Santiago bilang Pangulo at pangalawang Pangulo naman itong si BBM noong 2016. Tapos, admitted naman po si President Duterte na siya nga ang sinuportahan ng mga Marcoses. Ang nakakapagtaka nga naman, bakit nagkaganon? Ito ang sinasabi kasi ng nag-post nito sa social media. Sabi niya, "Let me educate you about your story." Kaalyado dati ni Miriam Defensor Santiago si Marcos noong 2016. Parehong taong tumakbo si MDS ng pagka-presidente at busy naman si Marcos. Ginawa ito ni Miriam sapagkat may strategic benefits ito sa pagtakbo niya. Unfortunately, your Bongbong Marcos didn't give the same energy. Instead of supporting Miriam, BBM supported Duterte na nooy kalaban ni MDS. Aimee and Sandro Marcos didn't vote for MDS as well, but they are using her for BBM's presidential candidacy today, which is unfair kasi they did not support her before. Proof, mismong si Duterte ang nag-admit na sinuportahan siya ng mga Marcos sa candidacy niya. Ibig sabihin, trinaydor ng Marcos ang kaalyado niyang si Miriam at binoto si Duterte. Hindi ba unacceptable na ito in this case? Yan. Kaya kung supporter ka ni Miriam, dapat ay alam mong traidor ang mga Marcos. Okay, so sagutin po natin ito. Isa-isahin natin yung mga puntong binitawan niya rito. Pero bago ang lahat, kung bago ka lamang po sa ating channel, please huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button with bell notification so you always get updated sa mga bagong ina-upload kong videos at saka sa mga live streaming araw-araw. Alas 9 ng gabi at saka alas 2 ng hapon. Okay, so nga pala, mag-share niyo rin po pala ang ating mga videos. Nasa ganun, marami pong makapakinig at marami pong malinawan kung ganin, lalo na kung ganito naman yung kanilang tanong. Now, ang sabi dito unang-una, yan, totoo ho, tumakbo yung dalawa. Ang sabi niya rito, meron daw strategic benefits yung ginawa ni Miriam sa pagtakbo niya na VP niya si BBM. Okay, ang tanong ito, hindi ba't ito ho ay panahon ng mga dilawan? So, kung makikipag-tandem ka kay BBM, I don't think so, merong strategic benefits yan eh. Diba? Kasi bugbog sarado dyan ang mga Marcoses. Ngayon, ito ho nangyari. Gusto ko hong malaman ninyong lahat, or this is just an FYI. Si Mayor Rodrigo Roa Duterte, ngayon ho ay Pangulo, siya ho ang nagsuggest kay Miriam Santiago for strategic purposes din lang naman na ang kunin niyang vice president, wala hong iba kung hindi ho si Gibbo Teodoro na pinsan po or second cousin ni Pinoy. Okay. Pero mas pinili ni Miriam. Bakit nga ba mas pinili nito ni MDS si BBM kaysa sundan yung payo ni President Duterte or ni Mayor Duterte at the time? Well, this is another FYI. Ito si Miriam Santiago ay tauhan po dati ni Kit Tatad na naging senator. So, bahagi ho ng trabaho nila. Trabaho nila po ay kay Ferdinand Marcos. Scriptwriter po sila. Lalo na ito si MDS. Scriptwriter po. May ibang posisyon ito sa Malacanang noon si Kit Tatad, pero ito si MDS ay isa sa naging trabaho niya po ay ang pagsulat po ng script nito. Paano natin nalaman yan? Well, sa kanya na mismo nang galing, nagpatunay siya minsan na si Ferdinand Marcos ay meron pong tinatawag na photographic memory. Meron siyang ganong klaseng capability. Ano ba yung photographic memory? Bisan ho kasi, nakalimutan nila yung speech na isinulat nila na iwan sa Malacanang. So, ang ginawa, pero kagandahan naman daw po doon, nabasa na yan, na-review na, kumbaga na-scan na nito ni dating President Marcos. Alam niyo ho ba nagulat silang lahat? Nag-speech ito exactly kung ano yung nakasulat doon sa kanyang script na speech. So doon niya napatunayan na ito pong presidente ay grabe. Nagbabasa siya. Akala mo eh merong eye contact, pero ang totoo noon ay multifunction po ang presidente.
Nagbabasa siya base sa larawan na nasa isipan niya kung ano yung nakita niya exactly doon sa kanyang script. Kung ilang pages, anong number ng page. Okay? So, ganun po. Now, balikan natin ito. In-establish ko lamang kung ano ang connection nito ni Miriam Santiago sa mga Marcoses. Okay? Ang tanong dito, ang sabi nga niya ay sinuportahan, strategic alliance. Alam niyo ang totoo ho, wala na kay Miriam Santiago pa ang tinatawag dyan na strategic alliance. Bagkos, kailangan po kasi ni BBM at the time ng matibay na pader na masasandalan. Wala hong iba na nasa posisyon ng araw, kundi ho etong si Miriam Defensor Santiago na isang napakatapang at napakatalino na, na isang senadora. Ngayon, kung meron dito sabihin natin na strategic na sinasabi, palagay ko, hindi ho ito for strategic purposes. Kasi nga, ulitin ko lang, si Miriam Defensor Santiago din niya nakailangan yan. She knows that she is dying, bagamat sinasabi niya na meron siyang iniinom na miracle pill. Pero alam niyo ho ba, hindi ho ingot ito. Alam niya kung ano hong ibig sabihin kapag ka meron kang tinatawag na stage 4 cancer. Ibig sabihin po niya na nagkadamay-damay na yung ibang parte ng katawan mo, yung ibang mga organs. So may tendency at any moment bumigay na ang katawan mo due to multiple organ failure. Okay po? So, ginawa ho ni MDS, ulitin ko lang, sinakripisyo niya. Okay? Bilang pagtanaw ng utang na loob na rin. At bilang pagtatama na rin sapagkat nakita niya ang kung papaano ho ang deception na nangyari sa taong bayan noong bago at noong 1986. Diba? Noong panahon na ni Cory Aquino, saksi ho si Miriam Santiago at naging tauhan pa siya noong panahon ni Miriam Santiago. Nagsimula siya dyan sa immigration, tuloy-tuluyan hanggang tumakbong pangulo panahon ni Ramos, naglaban sila at minalas na nadaya nga raw siya. Naging senadora, ganyan. Diba? Ngayon, ang sinasabi pa rito, sina Amy daw, sina Sandro, ganyan, ay hindi siya ang ibinoto. In fact, totoo po na hindi siya ang inindorso sa mga loyalista. Bakit? Alam ho kasi naman din nila na ang mga Filipino ay hindi po boboto sa tao nang may sakit. Bagamat, kung titignan natin ang tibay ng kanilang ng merong sabihin natin napakataas ng layunin, yung marubdob na layunin sa paglilingkod sa taong bayan, eh walang iba kung hindi yung taong may karamdaman na. Bakit? Pag may nararamdaman ka sa katawan mo, lalo at stage 4 cancer, hindi mo nagugustuhin pang maglibot at magampanya. In fact, dahil nga dyan sa mga kapakampanya na yan, pas napadali pa ang buhay ni Miriam Santiago. Di ba? Pagkatapos ng halalan, stress na ang inabot nito. Hanggang sa iyo na nga binawian ang buhay. Sa tingin niyo ba naman, kung trinidor siya ng mga Marcoses, hindi niya ito bubueltahan? Alam niyo ho ba, in few months later, hindi na ho nagustuhan ito ni Senator Miriam Defensor Santiago yung programa ng Presidente Duterte regarding doon sa war on drugs. Di ba? So, may mga pagkakataon binabatikos niya ito. Kaya nga ang tanong ng iba, ano ba nangyari kay Miriam? Akala ko ba kakampi niya to? Akala ko ba alay niya to? Di ba? Ito pang isa. Noong araw nung kampanyahan, hindi sila nagtuturingan na magkalaban. Bagamat totoong magkatunggali sila sa posisyon pagkapangulo ng 2016. Hindi ba't wala man lang debating na ganap sa pagitan nito ni President Duterte na noon ay mayor at saka nitong si Senator Miriam Defensor Santiago? So, kumustahan ka about sa health? Ganon. Kasi napaka-awkward naman na yung taong may karamdaman, eh bibigyan mo pa ng stress ng kung ano-ano. Di ba? So, yan ho ay ilan namin sa katibayan, hindi ho trinidor ng mga Marcoses. Okay? Sakripisyo po ang ginawa ni Miriam para meron pong batibay na pader na masasandalan etong si BBM. At siya naman din naman talaga ang nangyari. Si Miriam po ang isa sa mga nagbigay daan upang si BBM po ay makapangampanya ng maayos, maabot ang taong bayan, at hanggang sa ngayon ho, yung pintuan na binuksan na yan ni Miriam Santiago, napapakinabangan yan. Both sides, nating taong bayan at nito po, Nina Bongbong Marcos. Okay? So ngayon, puntahan natin yung pangalawang sinasabi niya. Dagdag pa dyan, sa context naman ng kasalukuyan and stand ni Miriam
ay isa ng outdated feedback. Marami ang nagbago noong namatay siya. At kabilang sa mga pagbabagong ito ay ang ideyang BBM has been positioning himself as this power hungry politician ever since he lost to Lenny back in 2016. Okay, si BBM totoo, matagal na siyang handa na maging pangulo. Matagal na siyang handa kumandidato para sa pagkapangulo. Okay, so yun ho'y maliwanag. At hindi ho outdated yan. Okay, hindi ho outdated yan. Dati pa yan. Okay, so ito. Hindi rin sapat na boboto ka lang kay Marcos dahil sinabi ni Miriam na iboto siya noong 2016. Look for his accomplishments, please. Ano bang napatunayan ni BBM? Hindi mo pwedeng sabihin presidente ko siya kahit wala siyang nagawa para sa bayan. At least friends sila ni Santiago. Maliwanag lang naman ho talaga, purpose ng sumulat na to, itong babae, ay siraan lang talaga, no? Ang loob, sirain ang loob ng mga supporters ni Miriam Santiago at saka ng ibang mga kababayan natin na makakabasa dito. Diba? Na, o nga, no, traitor nga pala sila. Hindi nga dapat pagkatiwalaan. Isa pa, wala namang nagawa etong si Bongbong Marcos. Okay, ba't hindi kayo pumunta sa kanyang official website? Okay, o kung hindi man sa website, just to be neutral, edi puntahan po ninyo ang Google, ask Google about BBM's or Bongbong Marcos accomplishments in the government. Okay? No, siya ho ay vice governor, governor, congressman, senator. Ayan. Alright, so hindi ko na yan iisa-isahin. Kayo na ho ang maghanap. Obligasyon ho ng mga Filipino, nating lahat. The Bible says, seek the truth. Diba? For the truth will set you free. From what? From where? Definitely from innocence. Kailangan nating malaman yung katotohanan. Ano ba? Makikinig na lang ba tayo ng one side and then on the other side, sarado tayo? Hindi. Tayo ho ang lugi pag ginawa po natin yan. Pakinggan natin ang parehong panig. Mag-research tayo ng kung kulang yung ating mga feedback na nakukuha. Mag-research tayo, maghalughog. Nowadays, pag meron kang internet, meron kang cellphone or tablet, well, information is at the tips of your fingers, mga kapatid. Okay, so sabi niya rito, be realistic. Pwede kang mag-research tungkol kay Marcos. Wala pa siyang napatunayan bukod sa pineki niyang diploma. Do better. Okay, so ito hindi matapos-tapos yung pineki niyang diploma. Alright. Una, sinasabi nila na wala naman daw ito nga kasing natapos. Okay, baliwanag naman din sa educational attainment niya. Nakalagay doon kung ano yung mga pinasok niya, may mga kurso siya na bagsak siya. Diba? Wala namang nalihim doon eh. Pero hindi naman ho ito katibayan na ikaw ay magiging tangan leader o ikaw ay magiging isang magiting na pinuno o leader o public servant. Diba? At ito pa ha, just an FYI again, mga kababayan. During Cory Aquino's time, lahat ho, everything about Marcos, binubura ho nila. Hindi ba't sa kasaysayan natin, nakuha pa nga nilang ma-justify sa Guinness Book of World Records na si Ferdinand Marcos po ang pinaka-worst, pinaka-masamang magnanakaw sa buong mundo. Kaya nga ngayon, isa hong, ano, the irony is this. Isinulat yan, pinatulan yan nitong Guinness Book of World Records. Hindi ba nila naiintindihan ang legal process? Dapat mayroong final conviction na nagsasabi ang korte after all the reviews na, oy, ginawa nyo nga talaga, nagnakaw kayo. Pero so far wala naman. And the Sandigan Bayan, or the Ombudsman, sorry, dinismissed yung napakaraming kaso tungkol po sa ill-gotten wealth. Diba? Kasi mas nakakapagpatunay pa ang mga Marcoses na even before 1965, nandiyan na yung mga kayamanan na yan sa kanila. Oh. Diba? Bago pa sila maipanganak sila BBM, nandiyan na yung mga kayamanan na yan. Samantalang itong PCGG or Puro Chicks Gabi-Gabi, ahensya ni Cory Aquino hanggang ngayon ay nag-exist, hindi nila mapatunayan na yung mga kayamanan yan ay ninakaw nga. At eto naman, pati sa mga textbooks, inilabas din, sinulat nila na magnanakaw nga mga Marcoses kahit wala pa namang napapatunayan sila. So, those are continuing libelous
crimes. Okay? Patuloy yung ginagawa nila. Pagsira sa isipan ng kinabukasan, which is po yung mga kabataan natin. Kaya hindi nakakapagtaka na mayroong kabataan na biglang galit sa Marcos. Hindi naman nila inabot kahit ang Marcello. Na hindi man lang nila natikman kung ano man ang Nutriban, ano man ang Clean. Diba? Hindi man lang nila naranasan na elementary, mayroong magtitest ng kanilang mga ngipin. Mayroong annual dental check-up. Oh. Ayun ako. Alright, so, ayun po. Ang sabi niya pa rito, do better. Okay. Nga pala, sumulat na to ay si Joyce Padel. Ayan ho. Okay? So, yun ho aking masasabi dito. Hindi ho mukhang nag-research yung tao na to. Just, she just simply, ano ha, use this simple technique na by using her, let's say, mere opinion and then put it on the social media and then eto na nga. Para durugin. Maliwanag naman eh. If this is a simple opinion, hindi sana magkakaroon ng ganito. Ah, kaya kung supporter ka ni Miriam, dapat ay alam mong traitor ang mga Marcos. Dapat sasabihin, well, this is just my opinion. Oh, then tayo naman ho eh, we can try or we can attempt to correct her, pero I would prefer hayaan ko na lang. Opinion niya 'yan. Dapat kong respetuhin. Unless tadhanain ng pagkakataon na magkatabi kami, magkita kami, then mabanggit niya 'yan sa akin, then I can talk to her. Diba? Or I will definitely talk to her. Okay, so hanggang dito lang muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Be watchful. Okay? Sa mga bago, sabot-saring mga paninirang maglilitawan dyan laban kay Bongit. Okay? So, alam nyo na. Ha? Pindot na. Okay? Bye-bye po.